baking powder yan siya, guys. 1 cup yan siya. Tapos, asukal, 1 cup. Kasi gagawin kong lapit yan siya, guys. 1 cup yan siya, guys. Lalagyan ko siya ng meatloaf, 1 piraso meatloaf. 1 tablespoon baking powder. 1 teaspoon asin or salt. At hot water. Itong hot water na 2 cups is pagkatapos natin haluin, guys, ilagay na natin sa apoy. So, tapos na natin haluin, ilagay na natin sa apoy. So, ngayon, guys, ayan. Minit na natin yung gata. Pagkaan natin. Pag kumulo na siya, guys, saka natin ilagay yung asukal. Antayin natin kumulo, saka natin ilagay yung asukal. So, ngayon, guys, kumulo na yung ating gata. O yung ating gata. Ilagay ko na yung asukal. 1 cup ko na asukal. Ilagay ko na siya, guys. Ayan. Milk sugar ang ginamit ko kasi wala akong brown sugar. So, milk natin yan siya, guys. Antayin natin na maging siya latik. Okay? Ayan. Mix na yung mix lang hanggang ay maging latik na siya. Lama po. Ayan siya, guys. Kulong-kulo na siya, guys. Oh. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin ako sa paghalo para maging latik. Hindi naman gano'ng nalapit kasi itong gata natin is powder. So, yung tansyain ko na lang, guys. Tama lang yung pagka-sticky niya o paglapit niya. Kasi sabok ito sa ano, bigas. Ipiliin ko yung bigas. So, ngayon, guys, ilagay ko na yung ating asin. Yung half teaspoon. Mix natin. Ayan. Ano lang po, guys, maganda talaga pag sa Pinas, eh. Nandito tayo sa abroad. So, doon na lang tayo ng paraan na makaluto tayo ng masarap na merienda. Diba? So, mga siguro 2 minutes, hanguin ko na. At palamigin kunti, saka ko i-blender yung ating bigas. Ayan, guys. Sobrang-sobrang kulo na siya, guys. Tama na yun siya, guys. Kasi baka mamaya, kunti na lang yung sabaw. Kulang na yung sabaw ko dun sa bigas. So, ayan. Stop na natin at palamigin na natin ng mga 30 minutes. Saka natin siya i-mix doon sa blender kasama yung bigas. So, ayan, guys. Malamig na yung ating gata. Yung ginawa kong latik. Ngayon, blender na natin. Kanin muna, guys. Lagay natin. Tapos, yung bigas ng lahat. Guys, blender natin na 1 minute to 2 minutes. Okay?
guys, ay dinin na siya. Ayan. Pero dinin pa siya ulit. Tapos ilagay ko pa yung itlog. So ilagay natin yung isang pirasong itlog. Sama natin sa pagkina. At saka yung baking powder. Ayan, sama natin. Tapos ayan na natin ulit. So pagkatapos nito, pinapuli na natin. Guys, umpisan ko na pagluto ang aking bibingka sa kawali. So yung kawali guys, lalagyan natin ng kunting mantika at papunasan natin ng Kleenex. So ayan, tapos ko na pinunasan ng Kleenex ngayon. Antayin natin mainit siya, saka natin ilagay yung aking itong bibingka natin, itong nalisan natin guys. Guys, mainit na ang kawali, so ilagay na natin. Huwag natin masyado punuin itong ating sandok. Mabaw lang, ayan. Tantsayin na lang natin guys kung ano kadami. So ngayon, ilagay na natin, ayan. Tapos, tatakpan natin. Guys, ngayon, babalik na rin natin. Ayan, babalik na rin na natin. Ayan guys, tanggalin na natin. Medyo nasunog na kasi tumawag yung amo ko. Kaya nahin ito. Ayan. Manipis lang siya guys. Ginawa ko is manipis lang kasi para mabilis siyang maluto. Ayan. Para siyang pancake. Pero hindi siya pancake. Bingkayan siya. Hindi naayos kasi na tumawag yung amo ko. So, natungkot sa rito. So, ayan. Takpan natin ulit. Natuin natin ng 1 minute to 2 minutes sa mahinang apoy. So, ngayon guys, tatanggalin na natin sa ating ito na siya guys. Ayan. Ayan guys. Ito na siya guys. Yung ating bibingka sa kawali. Tapos ilagay natin dito. Okay. So tuloy lang tayo sa pagluto hanggang matapos tayo. Ayan. Bibingka sa kawali. Niluto na sa so, 2 minutes to guys, bago natin baliktarin. Pag nabaliktar natin is 2 minutes. So, luto na yun siya guys. Guys, baliktarin na natin. Medyo paig-paig na. Pero masarap siya guys. Matamis. I love. Itong bibingka ko guys is my own version yan guys. Kung ginayon sa akin yan. Katang isip yan. My own version. So, yan. Magluto ko ng magluto hanggang ako'y matapos at mamaya tingnan natin kung gaano kadami ang ating nagawa. Kasi yung kanina, yung isang pirasong una ko nang naluto is kinain na namin ng kusinera. Pinapitin ko sa kanya yung ating bibingka sa kawali. Ayan guys, luto na siya guys. Yung aking bibingka sa kawali. Magluto ako ng 10 piraso. Ito yung pang 10 guys. Maliit na siya. Bibig. So ayan. Kalamin siya guys. Simple lang siya guys. Ngayon, kung ayaw nyo ng matamis, gusto nyo ng tama lang, bawasan nyo ang asukal. Yung sugar, bawasan nyo. Gawin nyo na lang 3/4 or half cup. Kalahating baso lang or cup. I-measure nyo lang guys sa mga ayaw ng matamis. Sa mga gusto ng matamis, yun. Yung 1 cup, huwag nyo na bawasan. So, yan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching and don't forget to like, comment, subscribe, and share my video.
At click niyo yung button bell all lagi, para lagi kayong updated sa aking mga video. So, ayan. Bye-bye guys. Thank you for watching. See you next my video.